I-rated SPG. What's up mga kapamilya? Narito ang matitinding eksena at kaganapan sa IPG ang probinsyano. Kinidnap nila at isinakay sa isang van si Aurora ayon kay Talia. At sinabi ni Don Ignacio na tawagan ang hepe at ang mga pulis dito sa norte upang hanapin at iligtas ang kanyang anak. Sa palasyo, sinabi ni Lily na bantayang mabuti ni Agustos si Mariano. Sa tigas daw kasi ng ulo ni Mariano ngayon, hindi natin alam ang tumatakbo sa isip niya. Kaya dapat lagi itong tinututukan. Nakasalubong nila sa labas itong si Renato. Lily, mukhang irritable ka na naman. Anong gusto mo? Maging happy ako? Dahil nakasalubong kita? Pag dumating ang araw ng pagkapanalo ko, hinding-hindi niyo na ako maiistorbo. At araw-araw na ako naka-smile. Mag-smile ka na hanggat gusto mo. Dahil hindi naman ako mawawala sa landas mo at ikaw ang mawawala sa landas ko. At kahit saan ka palupalop mga karating ay hindi kita hahabulin. Sigurado hindi titigil si Nakaglanisay at President Hidalgo sa paghabol sa iyo dahil sa mga atraso mo. At tutuntun ko din sila at maaalis sila sa landas ko. At alam mo ba kung nasaan sila? Baka ngayon pa lang ay nagpaplano na silang lumusog dito habang nag-uusap tayo. At bago ka magmuni-muni ng tagumpay mo at pagka panalo mo, huwag mong kalilimutan, Lily, na marami kang kalaban na nag-aabang sa pagbagsak mo. Mga kalaban ko na mga kalaban mo rin. Sayang at naunahan mo akong kausapin ang Vice Presidente Renato. Pero hindi ko hahayaan na ikaw lang ang nakakapit sa trono. At tinawagan ni Arturo ang Senate President na si Idades. Gusto ko sanang mag-usap tayo ng tayong dalawa lang na hindi kasama si Renato. At sinabi ni Idades na nandito pa naman ako sa opisina. Pwede na nating pag-usapan ngayon ito. Samantala, tumawag ito sa hepe si Talia upang humingi ng backup dito sa Bagong Bayan Street. At tumawag naman itong tauhan ni Eduardo sa kanya at sinabi nito na Buslito ang itawag mo sa akin. At sinabi nito na Buslito, hawak na namin ang anak ni Don Ignacio. Good, dalhin nyo na sa lugar na pinag-usapan natin. Sigurado kayo at tignan nyo mabuti sa likuran nyo kung may humahabol sa inyo. At pinabilib nyo ako dito ha, malaking pera ang kikitain nyo. Basta huwag kayong magkakamali, Buslito ang itawag ninyo sa akin. Sinabi nito na Buslito, maraming salamat sa paayuda. At basta yung ibinilin ko sa inyo, huwag niyang padapuan ng lamok ang pamangkin ko. At nag-usap na nga si Senate President Idades at Secretary Padua. Ano ba ang dapat nating pag-usapan na hindi kailangan malaman ni Renato? Yung sa akin ay ang long range planning at hindi kasama doon si Renato. Gusto kitang makuha sa panig namin. Dahil sa politika, kung wala kang kasangga, ay lalamunin ka ng mga kalaban mo. Kung susuportahan mo ako, sinisigurado ko na walang makakagalaw sa iyo. Ang hiling ko lang ay magkasundo tayo at magtulungang dalawa. At sa pinag-usapan natin ito, ay mukhang mas pabor sa iyo ang partnership natin ito. Hindi sa ganon. Hindi lang sa political sector ka magkakaroon ng kasangga, at pati na rin sa business sector. At marami akong mga koneksyon. Halimbawa ko na lang, si Don Ignacio. At kilala mo na rin siguro siya. Samantala, dumating itong si Eduardo. Tinanong nito na totoo ba na kinidnap si Aurora? At nasaan ka ba? Ikaw ang inutusan ko na magbantay sa kanya. At kuya, nakalimutan mo na ba na pinapapatay mo sa akin si Lito Balmoria? At walang kwenta lahat ang ginawa mo kung hindi mo maibabalik ang anak ko. Samantala, tinawagan ni Talia ang chief of police. Tinatanong nito ang mga kapulisan. At kinamusta nito ang mga checkpoint. Bilisan daw nila at hindi pwedeng makatakas ang kumuha kay Aurora. Sabi ni Don Ignacio, nang dahil sa kapabayaan mo, nangyari ang lahat na ito. Kahit ako, hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa nangyari ito, Don Ignacio. At alam mo ang hindi paligtas ang sitwasyon namin dito. Napakalaking pagkakamali, pinayagan mo siyang lumabas. At kasalanan ko po kasi, umayag ako. At anong silbi nyo? Napakasimpleng trabaho, hindi nyo nagawa ng maayos. Matakasan na kayo nang dapat itong bantayan. Sinabi ni Don Ignacio kay Lucia na hindi dapat ito makalabas sa media. Ayokong malaman ng aking mga kalaban na nakidnap ang aking anak. Samantala, mukhang maganda yan inaalok mo sa akin, Secretary Padua. Lalo na kung susuportahan talaga tayo ni Don Ignacio. Pero ang balita ko, papunta na roon ang unang ginang at ang presidente sa charity auction ng art collection niya. At malinaw na kung saan niya binibigay ang suporta niya. At hindi naman ibig sabihin na kung ikaw na imbitahan lang, sa'yo na ibibigay ang suporta. At gusto kong malaman mo na matagal na kaming magkaibigan ni Don Ignacio. At malalim na ang pinagsamahan namin. At napakarami ko ng tulong na naibigay sa kanya. Ito na ang huling pagkakataon na maging leader ako ng bansa. Kaya hindi ko nahahayaang mawala pa.
Kapag ako na ang lehitimong presidente, lahat ng kalaban ko kung hindi titiklop ay pababagsakin ko. Uunahin ko na ang may mamalalaking atraso sa akin. May paglalagyan din sa impyerno si Balmoriak Filili at ang hayop na si Cardo Dalisay. Samantala, nagpunta si Tania sa mga checkpoint. Tinanong ito kung may dumaan na ditong silver na van. At wala pa raw. Kanina pa raw sila naka-standby at walang dumaan. Ituloy nyo lang ang pag-aabang at humingi na lang kayo ng tulong para sa mga update sa ibang checkpoint. At tumawag itong si Don Ignacio para makibalita. Di pa nakikita si Aurora Don Ignacio at posible raw na nakalagpas na ang mga ito. Pero hindi kami titigil hanggat hindi nahahanap si Ma'am Aurora. Bueno, pumalik ka na dito sa bahay at dito natin pag-usapan kung ano ang ating plano at dapat gawin. Huwag mong patitigilin ang ating mga tauhan, asset at mga pulis sa paghahanap sa aking anak. Sabihin mo sa kanila na bibigyan ko ng malaking pabuya ang sino mang makapagliligtas sa aking anak. Samantala, itong si Aurora ay dinala nila sa isang malaking bahay at ipinasok nila ito sa isang kwarto. Nasaan ako at saan mo ako dinala ayon kay Aurora? At ano ang gagawin niyo sa akin? At mananagot ang may gawa nito at sumigaw at humihingi ng tulong itong si Aurora. Pagkatapos, iginapos nila itong si Aurora at nagsisigaw ito, napakawalan siya. Samantala, ayon kay Talia, nasabihan na raw si Hepe na pakilusin ang mga tauhan para hanapin si Aurora at humingi na rin ito ng update sa mga opisyal. Pero kulang pa ang inyong ginagawa. Kailangan niyo maibalik ngayong gabi ang aking anak. Abangan natin natutukan mga kuwinsyano ang matitinding eksena. Makauwi pa kaya ng buhay itong si Aurora? For more updates at kung bago pa lang sa akin channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Like and share para ma-update kita sa ang ipidyang probinsyano. Maraming salamat kapamilya and God bless everyone.